And I am here again. Welcome to my channel. And now, ituturo ko naman sa inyo ay ang paggawa. Gawa ng ganitong klase ng damit. Ayan, ganyan siya. Okay, let's start everybody. Ang una nating gagawin ay ang kanyang measurement ay ang kanyang bust line. Ang shoulder niya ay 16 and a half. Ang bust line niya ay 37 and 3/4 shoulder bust. Ang kanyang waistline ay 37. Yan ang mahirap kasi wala siyang shape. Hips niya ay 43 and a half. Down 10. Okay guys, ang uunahin natin ay ang pagkuha ng shoulder. Ngayon, ang shoulder niya ay ayan. Ang shoulder niya ay 16 and a half. 16 and a half ay naandito sa 8 1/4. Magbaba tayo na sa shoulder niya, magbaba tayo ng 1 1/4. Yun, guhitan na natin. Ang kanya namang bust line ay 37 3/4. So, nasa 9 3/8 siya. Nasa 9 3/8 siya. Ayan. Dagdagan natin ng 5/8. Ayan. Ang waistline naman niya ay 37. Nasa 9 1/4. Ayan. 9 1/4. Plus 1 inch. Para sa kanyang dart. Hindi na akong magdagdag sa waistline kasi ang damit naman dito, wala namang dart sa harap. Sa likod lang sila nagda-dart. So, meron pa siyang alawan sa na ikakakomportable niya. Ngayon, ang kanyang hips naman ay down 10. So, yun, nag-down tayo ng 10. At ang measurement niya ay 43 ni half. So, maging 10 and 7/8 siya. Plus 1/2 inch. 10 and 7/8 siya, ha? Ang distance ng bust point niya ay 7 3/4. Okay? So, gagawin ko ng 8. Kasi malaki naman yung kanyang bust. Okay, 8. Standard yun. Okay, 8. Dito rin 8. Okay, guhitan na natin. Okay, abangan nyo guys ang step by step, ha. Ito yung figure ng kanyang harap. Ito yung figure ng kanyang likod. Ito yung kanyang likod. Ito yung kanyang harap. Ngayon, magsukat na tayo ng kanyang chest. Ang lapad ng kanyang dibdib. Lapad ng dibdib. Ayan na. Lapad ng dibdib. Kumbaga dito siya. Dito siya. Ayan. Dito, kaya dito ko siya kukunin. Kasi kung minsan, malaman yung tao sa may dibdib, kaya kailangan sukatin dito. 14, sa harap ay 14 3/4. 14 3/4 ay 7 3/8. Sa harap ay 16. Di 8 siya. Ay, sa likod. Sa likod ay 16. Ayan. Ngayon, magguhit na tayo, ha. Kunin na yung ano? Ayan, guhitan na natin siya diyan. Isunod lang sa hip curve. Ayan ang magandang shape na makuha niya, oh, kasi nagtugma siya doon, eh. Ayan, guhitan na natin doon. Kung saan siya magtutugma doon siya.
O sige, dito naman. O kung saan naman siya magtugma, doon din siya. Ayan siya. Okay. Okay. Okay, guys. Sana makuha nyo yan. Kasi puputulin ko yan dyan mamaya. Eh. Tinuro ko lang sa inyo kung paano dito. Kasi may putol yan siya dyan. O. Yan, may putol yan dyan siya sa waist. Kaya, ngayon, ang gagawin natin, putulin din ka lang, tinuro ko lang paano mag-ano ng kanyang hips. Kasi minsan, yung down dito, may 8, may 9, ganun. Ito naman kasi may 10. Ngayon, ang gagawin natin ay, puhulma natin yung kanyang, hulma natin yung kanyang armhole. Ang armhole niya ay, ayan, 19.5. 19.5 ang yung sa harap naman ay talagang yung sa harap guys ay talagang mayroong nakausli yan doon na mga 1.8 ang harap. Sige, explain ko sa inyo mamaya kung bakit siya may nakausli doon mga 1.8 o 1.4 eh, kasi maliit lang naman yung ano niya eh. Kaya hindi ko na-inusli anong basta nakausli siya dyan. Okay. Ngayon, ikuhanin na natin yung liig niya. Yung liig niya kasi, maliit lang siya dyan. Kasi ano lang siya eh. Yung nakasulat dito sa original niya ay 16 lang. So, dito kukuhanin sa 2 3/4. Tapos mag-down ka dito ng 3/4 lang. O 3/4. Tapos guhitan mo na siya. Ganun. Wala na. Tapos yung harap naman niya ay down 4. Galing doon sa ano. Down 4 lang talaga siya dyan. Okay? Kasi ano siya eh, parang meron siyang collar eh. So, 3 3/4 yan. Kasi may allowance na akong nilagay dyan eh. Yun, dito yung tahi niya. Yun ang allowance niya. Okay guys. Ngayon bilugan na natin. Okay. Yan ang liig niya. Sa harap naman, ito yung basic na pattern niya. Ngayon, back and front man yan ang inano ko. Ito naman yung harap niya. Yung harap naman niya dito ay itataas mo ng 1/4. Tataas mo ng 1/4 doon. Yung harap. Pero yung likod, wag mong itataas. Kasi yung harap lang ang ano. Kasi 1/4 lang ang nilagay ko doon kasi magbababa ako dito mamaya ng panglagayan niya ng ano, pang-allowance niya sa suso niya. Okay, ngayon na ay ite-tracing wheel na natin yung likod. Okay? Tracing wheel natin ito. Okay, kailangan meron kayong kagamitan na ganyan. Yan o, ito yung likod ha. Yan yung likod. Ay sus, lumibag dahi, uy. Libagod. Uy, yan o. Oh. Yan. Yun yung likod. Ito yung harap. Dito natin gugunti kanya mamaya. Ito yung kanyang, ito ko yung waistline ng harap. Ito yung waistline ng likod. Okay? Yan ang ano. Tandaan ko lang yan dyan. Yan. Ngayon, Ito yung sa harap. Guntingin ko muna siya yung pattern niya. Ayan. Guntingin ko dito kasi may karugtong pa yan dyan eh. Tuturuan ko muna kayo paano paggawa ng itaas. Para makuha ninyo yung kagandahan ng ano, hindi siya naka layo-layo ng konti yung paggupit. Ayan. Yung sa itaas muna ito ha, bandang itaas muna ito. Muna ha. Guntingin ko muna yung ito muna i-fix ko.
dito ko guguntingin sa front, ha? Kasi yung back, mamaya. Ayan. Guguntingin ko na yun muna yung front. Bago yung back. Ayun, yung back. Kita nyo naman, ayan, oh. Kasi trinising wheel ko na yan kanina. Dito pa. Ito yung front. Ito yung back. Ayan. Guntingin ko muna siya. Sandali, guhitan ko. Kasi maglibag yung ano ko, yung gunting ko ba. Ayan. Kita nyo ba, guys? Yan. Yan ay likod, ha? Ito yung kanyang front. Ito ko muna anuhin kasi para maano ko lang yung shape niya. Okay. Kuntingin yung harap. Yung harap naka... Oh. Kasi naka-usli siya dito ng ano eh. Naka-usli siya dito ng 1/8. So, ipapaloob ko rin ito ng 1/8. Ganun lang yun. Yan o, yung ito yung back kasi, di ba? Ito yung back. Uwitan ko muna yun. Ngayon, gagawin ko na yung ganyan. Kasi malaki yung bust line niya. Kasi may, malaki yung tawag nito. Malaki yung may pagkamalaman siya. Kaya gaganyanin ko yan siya dyan. Yan o. Pero dito, parehas lang siya. Doon talaga naka-usli siya, di ba? 3-8. Diyan, naka-usli din siya dyan. Nakalabas ng, ano ba yan? Mahigit 1/4. Konti lang. Hindi naman gaano kalakihan. Parang ano lang yan, pampa ano lang sa loose ng kanyang back line. Ngayon, guntingin na natin siya. Yung mga binigay ko na allowance na yan, komportable na siya dyan. Komportable na siya dyan. Kaya, guguntingin ko na siya dito kasi, fix na yung binigay ko na allowance dyan. Yung 5/8 na yan, kasi, itinapon ko naman ito eh. Yan o. Nasa na? Oh. Kasi itinapon ko naman dyan. Ayan o. Diba, niliitan ko yung likod. Tinulak ko doon. Kaya pag ginunting ko yan dyan siya, tama-tama lang siya kasi hindi naman na siya eksakto dito eh. Tama-tama lang siya. Ayun, guntingin ko na yan. Kasi sukatin uli, ha. Yung ano niya ay 37 in, oh, tama-tama lang yan dyan. 9 in 3/8. Ayun talaga yung hugis niya, siguro may tiyan siya. Oh. Okay. Lagyan ito ng mark. Doon din. Kasi pagka ano, hindi magtutugma yan. Okay. Done. Sikasuhin na naman natin ay ang ating, ala, hindi ko ginuhitan sa ano. Ah, mayroon pala. Wait, ha? Hindi ko naguhitan kanina yung dart. Kalimutin na kasi. Kakaedad na. Okay, guys. Asikatsoy naman natin yung kanyang kilikili. So, ang gagawin ko dyan ay ihilain ko pa siya pababa. Okay. 14 in 3/4, magpipiptin na. Ayan, magpipiptin na siya, dito siya. Ok,
Kailangan ko kasi wala kasi akong ano ng pang armhole kaya nahihirapan ako dito mag-adjust. Ayan. Ganyan na siya. Kita nyo ba guys? Punta nga ako ng bayan, bibili ng ano. Hindi na siya nagtugma doon sa 8. Kasi yung measurement nila 8 eh. Kailangan kong bawasan ng konti. Ganyan yung shape niya. Okay? Sukatin natin. Ayan, 19. 19. Konti na lang, 19¼. Ano ginunting? Ay, tangit-tangit. Bakit mo ginunting? Yung 1/8 na nilabas ko, ginunting ko rin. Okay. Lagay yung armhole niya. Gawin ko nilang 19¼. Kasi mababa na siya. Mababa na siya. Okay guys. Ganyan siya. Yeah. Yun, may nakata siya doon para sa suso niya. Okay, yung sikasuhin naman natin ay yung sa ibaba. Okay na ito ha, 9¼ na yan siya. 9¼ na yan siya. Kasi yung measurement nila 9½. Eh parang masyado nang malaki kasi yung 37 lang naman yung kanyang 9½. 37 lang naman yung kanyang bust line. Pag nag 19½, malaki na siya. Oh. 18¾. Okay na yun. 18¾. Okay, ngayon na naman, dito naman tayo sa kanyang dart. Okay, yung dart niya, sa harap kasi wala siyang dart, kaya, ayan. Ayaw nilang maglagay ng dart, kasi meron siyang ganyan eh. Pag naglagay tayo ng dart, hindi natin matatapos, ano yan. Yun o, marang mag-split-split siya dyan, mag-split-split siya dyan. Kaya pag nilagay natin ng dart yan, mahirapan tayo. Kaya niliitan ko na lang yung waistline. Total wala naman siyang ano, wala namang shape sa waistline. Ito yung waistline ng likod, 16½ yan. Eh mag-ilan nga ba? 17 yan. 17 yan ah. Kita nyo ba? Okay. Ayan, 17 yan siya dyan sa likod. Ang pagkuha ng dart sa likod, hindi siya lalagpas sa kilikili. Hindi siya lalagpas doon. Pwede siyang mag-down ng 1 inch dito. So, ang ganyan lang siya. Mag-7 lang siya kasi yung ano, ayan. Hindi siya lalagpas doon sa guhit ng ano ba? Kilikili. Okay, ganyan na siya. Tapos to, ganyan. 1 inch. Kaya ako guguhitan ka agad ito kasi para makita nyo. Kasi magda-down pa ako dito ng 3/4. 3/4 ba? 1/2 inch. 3/4 kasi ano siya eh.
malaki yung katawan niya. So ngayon, i-ano ko lang yan, marking ko lang yan. Ngayon, kukuhanin ko ng ganyan para i-shape ko na. Diretsuhan na. Okay? Okay, hindi nyo nakikita. Yan. Yun sa dart niya, ha? Tapos, tupiin nyo na ganyan. Tupiin nyo na ganyan. Alright. Yun yung ganyan. Bago nyo i-shape yung... Ito yung shape niya kanina, eh. Ito yung shape niya kanina, oh. Ayan, oh, meron siyang... Meron siyang... Tanda yung kanyang waistline. So, ngayon, mag-down tayo dito ng... Ito yung kanyang... Ito yung kanyang guwit, ah. Wait, ah. Ito yung kanyang... Waistline. Magda-down ako dito ng mga 3/4. Para, kasi pagka hindi mo nanuhan yan, itinaasan, kasi mag, parang mag ano siya ba, mag mabitin siya sa ano, mabitin siya sa, dito rin mga, baan din dito ng mga 3/8 o hanggang 1/2 inch. Okay, hanggang 1/2 inch sa gilid. Ayan. Dito, ito na yung ating gugupitin. Tignan mo sa guwit na yun, oh. Lagawitan ko ito para makita nyo. Ayan. Kwitsa doon. Kwitsa doon. Ganyan siya. Sa likod, straight lang. Sa harap lang tayo magkakaroon ng shape. Ayan. Magiging ganyan na siya. Okay, isantabi muna natin yan. Dito sa likod, ay dito sa harap, ay isi-shape natin yan ng ganito. Kasi masyado siyang malalim, di ba? Masyado siyang malalim dito. Doon, mag, ano tayo ng 3/8, di ba? 3/8. Ang figure niya sa harap ay 18. 18 lang, 18. So, ganyan siya. Hanggang dito siya. Ito yung 18 kanina. Inadjust ko dyan sa ano. Inadjust ko dyan. Nilabas ko kasi doon kanina, eh. So, itataas ko rin dyan. Kasi magsusobra na yun siya. Kasi yung sukat nila doon sa buti ay 18 lang. Ganyan lang talaga siya kasi. Ganyan lang siya. Hindi siya gaano malalim. Kung gustong laliman pa, ibaba pa ng 1/4. Para mag-curve siya. So, yun na parang mababa pa siya ng konti. Okay, ganyan na. Hanggang doon sa baba na. Okay. Ganyan na. So, dinagdagan natin ng 1/4 dyan. Okay. Buntingin na natin. Okay, ganyan na. Lagyan natin ito ng pin para makita nyo yung shape. Ganyan siya. Ayan. Tapos na siya. Kasi pag masyado siyang malaki yung armhole, hindi na maganda. Kasi dito ang sukat nila eh 14 in. Ayan, 14 and 3/4. Dito naman ay 16. Parang ano yata. Baka kumulubot yan. Dali, double check, double check. Guys, double check, double check. 14 and 1. 14 and half. Kaya pala. Kunti pa dito, oh. Ayan, eh. Ayan, ah. Dito yung ang tawag nito 14 and 3/4 nandito. Eh kulang pa pala ako sa pasok niya. Yan. Kaya kailangan ipasok ka. Makita mo naman hindi maganda yung shape. Eh. Kaya kailangan gandahan yung shape niya. Okay, ayan siya. Dito ko sa likod kukuhanin para mas makita ko
yung kanyang shape. Yan. Okay guys. Okay. Pero hindi ko babawasan sa shoulder, nagka na ano lang eh. Nasobrahan lang ng guhit. Okay, ayan. Unti-unti doon hanggang sa ayan. Ay. Mapurol na kasi yung gunti. Okay. Okay, done. Okay. Yan. Tinuo yung shape niya. Shape ng armhole niya. Oh. Maganda na, di ba? Hindi na siya ano. Okay. Shape naman ng liib. Shape palagi. Pagka gumawa kayo ng pattern talaga, kailangan chikin yung shape ng armhole, shape ng liig. Kailangan yung palaging chichikin yun. Yan o. Okay. Tignan mo. Straight doon. Kasi kung minsan, pag hindi mo chinik yan, magkakaroon ng parang matalim dyan. O, dito. Yan siya. Di ba? Yung liig niya. Yung liig niya ay 16. May ano na yan dyan. Mayroon ng allowance yan dyan. Okay. Tama-tama lang siya. Ano siya kasi eh? 8 siya kasi. Kaya tama-tama lang siya na 16. Okay guys. May allowance na itong liig ha. Okay. Lagyan natin ng ganito para hindi kayo malito. Para sa allowance yan. 16. Dito ay 18 and 3/4. 3/4. 16. Done. Ayan. Ang gagawin naman natin ngayon ay ang kadugtong. Kadugtong na blouse. Yan yung ginuhitan ko kanina. Ngayon, ang haba ng blouse niya ay, igaganyan nyo lang yan. Kasi mayroon siyang shape, di ba? Ang haba ng blouse niya ay 29. Huwag masyadong maano, 29. Sa harap yun ay 30. O 29 ini ha. Yan. Sa harap. Talagang nagbibigay ako ng half inch sa harap kahit na hindi nila sabihin doon kasi yun ang pag ano ng ano eh. Okay, ito yung harap ha. Kailangan isunod yung shape niya dito sa pattern ng harap din. Kunin natin yung down na 10. Huwag nyo kunin dito ha, sa may waistline niya. 10. Kasi yung nakasulat doon, down 10. Malaki siguro ang hips nitong tao na to. Ang ano naman niya, ang hips naman niya ay 40. 43 in ni ha. 43 in ni half is 10 and 7/8 plus half inch. Half inch lang talaga yung dinadagdag ko sa hips. Maliban na lang kung ang request ng tao ay lakihan. O fitting talaga. Yung talagang fit na siya. Okay, ganyan na. Okay. Naka-ano na siya na eh. Naka-ano na ito. Okay. 70. Para hindi na ako mag-ano. 70. Okay. 29, ah. Hindi ito pala yung 70. Tangi.
Okay, Jan. Okay, 29 ini ha. So, naik, ano lang dito? Taasan lang ng kaunti. Yun ah. Yun ang kanyang harap. Ngayon, gupitin na natin. Huwag maglibag ha. Huwag mag ano. Ito front to ha. Kasi wala nang babaguhin dyan. Fix na talaga yan. Kasi pag iniba natin ang shape doon sa front, parang pag nakatayo siya, tataas siya dito o magkulubot siya dyan. Kaya kailangan ni ano. Iparehas yan ang shape. Kung ang shape niya nakaganyan yun, ganun din siya dyan. Ganun din itong ibaba. Nilagyan lang yan talaga ng cutting para doon sa kanyang ropol. Mayroon siyang gathered doon sa ano eh. Ito naman yung likod. Ganun din. Kasi kukuhanin natin yung kanyang pleats. Yan o. Kaya ngayon. Hanggang dito, diba? Okay. Huwag nyo muna iguntingin dyan kasi ipiplits nyo pa yan. Eh, dadart nyo pa yan eh. Guntingin nyo dyan sa taas ng konti. Kunin nyo yung dart. Hala, parang hindi nyo yata nakikita ah. Kita nyo ba? Hala, malayo na. Okay. Ang dart niya galing doon sa ano niya ay 4 and a half. Ang distance naman ay 4. Okay, 4. Ngayon, guhitan na natin ng 4. Okay, guys. Bago nyo putulin doon sa taas, guhitan nyo muna ng dart. Hala, naglibag na naman siya. Guhitan nyo muna ng dart. Tapos, bunting nyo na. Okay. Okay. Doon pa, tabi. Nahulog na. Okay, ganyan din muna natin. At, kuha na ng dart. Tama ba? Ayun. Yung dart niya, ha? Buntingan na natin agad. Kaya natin nilupi yung ganyan kasi gaganyanin din natin yan. Gaganyanin din natin yan. Gaganyanin din natin yan. Pagtutugmain natin sila. Ayan, doon. Yun yung hips niya. Ito yung dito, di ba? Ayan. Ayan. Ganyan din siya. Ayan. Ganyan siya. Kasi pag malaki yung hips ng tao, pag hindi mo ginanyan, yung pagka-fitting ba niya, hindi maganda. Kasi malaki siya eh, 43 yung, 40 plus yung ano. Meron pa siyang kyan. Meron pa siyang kyan. So, kailangan ganyanin natin siya. Okay? Hindi yan ha. Yan ha. Yan siya. Yan siya. Buntingin na natin siya. Oh, yeah, yeah. Yan. Kasi mayroon siyang down dyan. Kaya, kahit ganyan yung kanyang ano niyan yung kanyang shape nababawi naman doon eh kaya mababa dito dito naman ay bumaba siya dito naman ay lumalim siya kung nagbawi naman siya hindi siya magkukulang doon kaya don't worry guys yan ang aking mga sekreto kung bakit pag yung dress ay hindi siya umaangat sa likod. Fit na fit siya doon sa
foot niya, nakaganyan siya, oh. Nakaganyan siya talaga doon sa, nakahulma talaga doon siya sa foot. Kasi pagka ginunting natin dito, pagdating nang nagkarugtong na sila, ito, tataas ito kasi not enough material dito. Oh, kasi dyan natin ginunting eh. Oh, kasi dyan natin ginunting. Pag hindi natin nilagyan ng ganyan, pag yari na siya, siyempre kukunin nung laman-laman niya sa likod ito. Kasi magaganyan siya, tataas siya dito. Diba? Ganun lang yun. Okay. Ayan. Yan na siya. Ito yung likod niya. Tumingi. Tumingi siya. Tumabingi. Kaya, wait. Wala din naman kasi akong dito, hindi nyo naman nakikita, yun o. Sorry guys, nakakalimutan ko, kala ko, hindi ako nabibidyo. Guntingin na natin. Sumasabit yung ano ko dito sa mic. Sa wire ng mic. Okay guys, huwag nyong kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Tutorial channel, at saka huwag niyo kakalimutan din na i-click yung bell buttons niya para pag nag-update ako o nag-download ako, mapupunta sa notification niyo yan. Palagi yung maano, pag nagkulay pula na yung notification niyo sa baba, pindutin niyo na, makikita niyo na doon kung nag-upload ako o wala. Yan. Tapos na siya. Huwag niyong kakalimutan, guys. Napakadali lang siya. Okay? Yan. Tapos yun, no? Haba ng sleeves niya ay 23. Ayan, oh. Kaya lang, gumawa ko ng bago. Okay, guys. 23. Guntingin na kaagad. Ang haba ng sleeves niya. Grabe. Haba ng kamay. Okay. Kasi mas gusto kong nakatupi yan. Okay. Ang haba ng sleeves niya ay 23. Andoon siya. Magda-down tayo ng 5. Tapos 8. Dito. Kasi yung kanyang sleeves, kasi ay 23. Armhole niya ay 19.5. So, ginawa kong 18.75. Ang down 5, 13.5. Down 8, 12.5. So, ang opening niya dyan ay parang sa seat ay 8. 4. Yan. Kasi may zipper siya eh. Ngayon, guguhit tayo ng na natin yung mga ating mga pinag markingan kanina na 8. Ito ay 5, yun ay 23, down 5, down 8. Okay, ngayon down 8, sabi niya kanina ay 12 and 3 fourths. Nandiyan siya sa 6 and 3 eighths, so magdadagdag ka ng half inch doon. Naman sa down 5, ang sabi niya ay 13.5. 13.5 ay nasa 6 and 3 fourths, plus half inch. Okay? Ang kanyang armhole ay ilan? 18?
18 and 3 fourths. 18 and 3 fourths ay doon. Doon. Ni 18 and 3 fourths. Bali, 9 in 1/8. 9 in 3/8. So, kukulangan natin yan ng half inch. Magiging 8 and 7. 8 and 7/8. Ayan. Tama-tama lang sa binigay kong allowance kanina. So guys, tama-tama lang siya. Ngayon ay isi-shape na natin. Siguro malaki talaga yung ano niya. Hindi ko pwedeng bawasan ito kasi pag lumiit yung kanyang sleeves, ay mahihirapan na tayo dyan. Okay guys. Ayan, buhitan na natin. Dito sa 4 inches, magtugma ba yan siya dyan? Ayan, nagtugma siya. Diba? Yun yung kanyang sukat. Ayan. Tugma siya, diba? Doon, dito. Ngayon, ang paggawa naman itong kanyang armhole ay ganito. Kung minsan, gumagawa tayo ng armhole na hindi naman tumutugma doon sa ating butas ng sleeves, minsan malaki, minsan maliit, minsan dito agsikip-sikip, minsan dito nagkulubot-kulubot na siya, kung saan-saan na siya napupunta. Ngayon, kailangan tayo maging aware, maging ano tayo dito, maging sensitive, okay? Mag-down ka dito ng, ilang ito, 9. So, maging 4 and a half. Ang gawin mo dito, down 5 ka. Kasi 4 and a half, masyado siyang mataas. So, mag-down ka ng 5 dito. Dito naman ay mag, ano ka, magbaba ka ng 3/8. Pwede rin half inch. Tingnan mo muna kung ano ang kalagayan niya mamaya. Dito naman ay 3/4. 3/4 ha? Pwede rin 1 inch. Pero ang kukunin ko muna ngayon ay between 1 inch and 3/4. Ngayon, isi-shape mo na yan. Isi-shape mo. Isi-shape mo hanggang dyan sa mayroong 5. Okay, pababa na ng kaunti. Ganyan. Ano? Ngayon, pag na-shape na natin yan, okay. Pag na-shape na natin, guntingin. Anuhin natin, sukatin natin kung talagang siya ay 18 and 3 parts. Okay? Oh. Nag-19 na siya. Yung 1/8 na yun, di bali na. Tawarin nyo na lang. 18 and 3 parts. Sobra siya ng 1 part. Kaya kailangan i-ano din natin. Okay? Mayroon siya ditong ano tawag dito? Secret zipper dito. Para pag opening niya, hindi siya mahirapan. Okay guys. Meron siya dito 7 inches. Okay? Kasi yung haba ng zipper talaga nilalagay ko 7 inches. Kasi pag dito, itataas niya dito hanggang sa siko. Para hindi siya mahirapan mag-ano. Kung gusto niya maghugas ng kamay o magsulat siya. Okay guys. Yun tayo mo yung shape niya. Ngayon, isi-shape natin yung magandang-maganda na shape yan. So, ang kinuha din natin ay mahigit sa 3/4. Yan. Tapos na siya. Okay? Oh. Mahigit siya sa 3/4. Kunti lang. Ganyan lang. Yan, 3/4. Kita nyo ba? Ayan yung kanyang shape. Ayan yung kanyang shape. Ayan, ganyan na siya. Tapos na. Okay, tapos na ang ating lessons for today. How to make blouse pattern na mayroong pleated. Bukas, ituturo ko naman sa inyo kung paano ang magawa ng pleated niya. Okay, abangan nyo guys. Thank you for watching and watch more.